Okay, mga sir, good afternoon. So, umiikot pa tayo sa parkos, ano? Tuloy-tuloy ang trabaho. So, ito na, nakita nyo na, pinturado ng gilid natin. Yan lang, hindi tayo makababa, sila lang may bawal. So, hanggang silip-silip lang muna tayo sa estado kung anong position, ano ng forma sa estado natin. So, ngayon, naka-first coat primer na sila. So, hanggang third coat yan, pinturahan nila. So, malamang bukas ng hapon, natapos na yung halos, ano? So 23 magkatapos maglasting sila sa Budiga. So mga 25-26 magandaking na kami sa so i-flooding na yung chamber. So kita niyo yung chamber na yan, andak na namin i-flooding yan para muluktaw nagbalik yung barko. So sabay natin pull out yung isang barko rin doon na maliit na yandak din sila sa 25-26 din, sabay natin. Ito yung mga buhangin ng pinos, no? Yan ang ginagamit nila. Ibala dyan sa may high pressure air. Yan ang gamit sa pagblasting sa diga. So, para matanggal yung mga kalawang. So, pinong-pino na buhangin. Halo-halo na ngayon ang kalawang yan pag natira nila dun sa budiga natin. So, yan ang forma sa budiga natin habang tapos o blasting. Medyo kumintab na. Tapos o pintura na lang. Apply dyan. Dito tayo sa may carbol number 7. So, natapos na nilang blasting ngayon. So, i-check natin kasi pagtapos ito, check kung okay na. Mag-start na sila sa first primer coat dito sa carbol number 7.
nakalita ngayon mga salok, pinagkrapuhan nila yung mga dumi-dumi, mga likapong dito sa loob ng Buliga. Kasi natapos na sila ang sandblasting. So ang iba dyan na hindi matanggal sa airblow, hangin, ditrapuhan nila para pagkatapos ito, hindi malinis na wala ng likapong. Mag-start na og first coat sa primer. Ika-8-10 natin ngayon sa drydock, no? So, nag-umpisa na lang ngayon no, painting sa Buliga. Tingnan natin yung sitwasyon doon. First coating sa mga sanok. So, primer pa lang yan, first coating. Hanggang 4 coating tong Buliga gamit yung mga epoxy paint. So, na. Let's go. Tingnan natin yung Buliga.
Recheck, pwede na pa. Ipakuha nga yung Jobe dito, uli-uli ni kalit yung ano, may hagdanan dito na E-type. Itong lapis pilot ladder, baka pagligpit. Madala nila ito taga Tridak. Dito ang ginamit ito nila ito pag ano, yung pag-akit sila ipot. Paisano natin. Dito tayo ng iskuberta ulit. Kasi isuloy natin yung bodega na nag-report na sa atin yung taga shipyard na tapos na daw yung final coating sa bodega. So ngayon, tingnan natin ang resulta sa final coating. So samahan mo ako, punta tayo sa bodega. So dito tayo ngayon sa cargo hold number tong asano. So ito ang resulta nila sa final coating. So medyo makintab naman. At saka maganda pagkatira. So ito lang sa may mga banda hopper na area, mayroong hindi napinturahan. Ayo konti na lang, mga scratches lang na iwan sa yung ginawa nilang trapal na gitapal sa tang top. Ang iba dyan, natrasan sa bulldozer. Yung nag-cleaning sila sa mga naiwan na buhangin sa bodega. So tingnan natin ang sitwasyon dito sa number 2. Dito sa may up back head. Maganda pagkatira at saka malinis. Dito sa forward back head naman, street ladder. Okay rin, wala mga naiwan. At maganda rin ang pagkatira. Dito tayo ngayon sa may cargo hold number 3. Sa final inspection natin sa bodega. So, matapos na rin nila daw pintura. Pero kailangan natin inspeksyonin kung nandyan ba sa okay, kung wala bang naiwan. So tingnan natin lahat ito sa cargo hold number 3. So yan ang cargo hold number 3 natin. Medyo malinis lahat ng pagkatira. Wala namang naiwan-iwan sa gilid-gilid. So makinis ang pagkatira nila dito sa cargo hold number 3. So ito ang resulta sa bodega na after blasting at saka painting. So ito ang up bulkhead. May hagdanan, may tatawag na Australian ladder o spiral ladder. So dyan kadalasan dadaan tayo pag pumunta sa bodega para safety. Dito sa forward bulkhead mas ano, ito ang tawag na straight ladder. So dyan bihira lang lumadaan dyan kasi delikado. So yung mga corrugated bulkhead sa proa, okay naman, walang naiwan na mga kalawang, walang naiwan na hindi napinturahan. Lahat ng mga ano area na pinturahan na talaga. So magandang pagkatira dito sa cargo hold number 3. So after dito, proceed tayo sa cargo hold number 4.
Okay, dito tayo ngayon sa may cargo hold number 4 mga sana. So, inspect natin dito kung ano rin ang sitwasyon. So, okay naman ang pagkapintura dito mga sana. Ang problema lang yung mga garbage dito. Hindi pa nila naligpit lahat. Maroon pa mga garbage. So, ito. Tapos ito, report natin ito sa taga shipyard na ride up. Na mayroon pa mga garbage at hindi pa na kompleto o linis nila dito sa may cargo hold number 4. Aparte naman sa pintura mga sana. Okay naman ang pintura. Okay naman pagkatira nila sa pintura dito sa cargo hold number 4. So wala tayong question dito sa pintura. Ito na lang mga garbage dito sa tank top. So sa taas ito sa frame okay naman, saka sa upside top side hopper okay naman. Saka yung dito sa bucket. So may actual yan ladder. Dito sa forward bucket mas ano, dito sa may mga corrugated bucket dito ang street ladder. So okay naman pagkatira nila. So ito ang resulta rin sa final coating dito sa may cargo hold number 4. Ngayon sa pag galing ta sa cargo hold number 4, lahat ng bodega pwede tayo lulusot dito sa ilalim. Dito tayo dadaan sa may lower stall. Pagpasok dito sa manhole na yan, lulusot tayo doon sa may lower stall. Pasok sa dito sa cargo number 5. So pagpasok din sa lower stall, labas tayo sa bodega 5. So dito na yung bodega 5 mga so. Kita natin sa lahat dito na bodega, mayroong lower stall sa ilalim na mayroon tayong mayroong butas na manhole na pwede tayo lulusot papunta sa ibang bodega. So ngayon mga sano, dito tayo ngayon sa cargo hold number 5. So inspeksyonin din natin ang cargo hold number 5 kung ayos pa pagkatira nila. Wala pang mga naiwan na hindi napinturahan kasi nag-report na yung taga-ride up na kompleto na yung job work nila dito sa cargo hold number 5. So inspeksyon natin sa mga gilid-gilid mga sano. So tingnan mo sa mga gilid-gilid din sano. Okay naman ito mga frame. Okay naman pagkatira nila at saka walang naiwan-iwan. So dito naman sa alt bulkhead ito sa may Australian ladder galing tayo doon. Okay naman makinis naman. So medyo ganda pagkatira dito sa cargo hold number 5. Dito naman sa frame niya makinta rin mas ano, itong resulta rin sa final coating sa pintura dito sa may buriga number 5. So okay, dito tayo ngayon sa cargo hold number 6 mas ano. Ano pa rin, inspeksyon natin dito kung anong resulta sa trabaho nila kasi nag-report na rin sila nga tapos. So, i-final inspeksyon natin. So, tingnan natin sa mga gilid-gilid ito sa frame niya, starboard frame, malinis naman, walang naiwan. So, yan lang gusto ipa-confirm lang kung may maiwan, i-report para i-retouch nila. Dito sa may forward bulkhead, sa may street ladders, ano, okay naman, makinis rin. So, ang problema nga ngayon dito is ito na stang top na kailangan linisan yung balik kasi marami pang naiwan na mga buhangin. Sa frame, sa port side, malinis mas ano. Walang mga naiwan. Ganda rin pagkatira nila. Medyo pulido to. Pero iwan ko lang kung makargahan na tayo dirty cargo. Sayang kung mamansa naman to. So far, cargo hold number 6, maganda pagkatira nila. So lasa tayo mga sano ngayon. Dito tayo sa cargo hold number 7. So titingnan din cargo hold number 7. Ang going pa rin touch-up painting na kasi maraming mga naiwan din sa baba. Yung mga scratches sa pintura. At saka yung mga hindi na pinturahan lang din nakita. So ngayon, mayroong mga tao dito nag-continue o touch-up sa mga naiwan-iwan na pintura. Pero doon sa banda ibabaw, okay naman pagkatira lang sa ano. Pati ito sa hagdanan, spiral ladder, makinis naman. So ito lang mga gilid-gilid. May mga sa banda itaas naman sa ano. Makinis rin, ganda pagkapintura nila. Maliba lang dito nga sa may upper banda sa baba, mayroong naiwan. So mayroong ongoing touch-up. Pagkatapos to, mga final na inspection na naman ulit.